Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Today is 7:04 in the morning here in the United States. Nandito ako ngayon sa San Mateo Medical Center. Meron lang akong hinati ditong pasyente. Ngayon, ang next na pupuntahan ko sa San Mateo din, pero sa ibang parte ng San Mateo. Okay, so iikot ko lang ito para mapakita ko sa inyo yung sign ng hospital. Actually, hospital ito. So, papakita ko lang. Iikot lang ako para mapakita ko sa inyo yung sign. Ito yung emergency nila. Emergency dito. Tapos, yung pangalan ng San Mateo Medical Center. Siguro makikita ninyo dito. Yan. San Mateo Medical Center. Okay. So, tuloy na ako papunta doon sa next destination ko. Itong San Mateo Medical Center is located sa corner ng ano bang street na ito? Nasa corner siya ng 39th Street at saka Edison yata. Sindali, tingnan ko. So ito, so tama, so Edison Street at saka corner ng 39th Street, yun yung San Mateo Medical Center. So ngayon ito, nandito ako sa Edison Street. Pupunta ako doon sa Hillsdale Boulevard para liliko ako doon sa kaliwa. Yan ay tuloy-tuloy na yan doon sa Glendora Drive kung saan doon ko pipick upin yung pasahero ko. Ito, I think this is 37th Street. Itong corner na ito. Ito mga ano, ito mga apartments. Itong street na ito, I think this is 36th Street, San Mateo. And then siguro ang susunod dito, yun na yung Hillsdale Boulevard. So, las 7:07 na ngayon ng umaga. Ang pick up time ko sa kanya is 7:45. So, may mahaba-haba pa akong oras. So, ito yung west. So, pupunta ko sa West Hillsdale Boulevard. Kakaliwa ko rito. Yung right side, ano yan? Commercial center yan dito sa Hillsdale. Kung papasukan ko yan para total mahaba pa naman ang oras ko, no? Sige. Papasukan ko muna. Kakanan muna ako rito para ma-side street ko. Ito Wells Fargo sa kanan ko, may Citibank, may Wells Fargo. Tapos itutur ko na lang kayo dito sa Hillsdale Shopping Center. So ito yung Hillsdale Shopping Center. Ngayon makikita nyo dito mayroong guitar center, ano, studios. So gusto mong siguro bumili ng guitar, nandyan. So mayroong Old Navy, ano pa bang iba, may Trader Joe's, mayroon silang Sleep Number. So hindi makikita sa video pero binabanggit ko na lang kung ano yung mga mayroon sila dito.
DSW. Ewan ko ano yung DSW na yan. Tapos meron silang AT&T, meron silang bookstore dito, Barnes & Noble, meron sila dito. So ngayon tingnan natin kung maipakita ko yung mga ano nila, ililiko ko dito para makita lang yung mga establishment na mayroon dito. Although binabanggit ko na, no? So yan, Barnes & Noble. Okay, Barnes & Noble. Tapos dito, yun yung DSW Designer Shoe Warehouse pala yan. Tapos AT&T. Tapos yun yung Trader Joe's doon. Okay, so ito yung nandito, ano? Tapos ngayon pupunta ako doon sa kabila para maikutan din natin yung kabila, ano? So Hillsdale Shopping Center. So mababasa siguro ninyo 'yan. Oh, may Xfinity rin pala sila dito, parang sa internet 'yan eh. So ito 'yon, Hillsdale Shopping Center. Yan, papasok tayo dito sa Hillsdale Shopping Center after sa stoplight. So mayroon silang Cheesecake Factory dito, may H&M. So okay, diretso ako rito sa Hillsdale Shopping Center. Okay, so anong mayroon sila dito? Ano pa bang mayroon sila dito? Macy's, mayroon pala silang Macy's. Tapos ano pa ang mayroon sila rito? Tingnan natin. Ikot lang tayo. Oh. Ano pang mayroon? 7-Eleven, time 7-Eleven. So okay pa ako sa time. So inikutan ko lang itong Macy's na building. Ano pang mayroon doon? Ano pa bang iba dyan? Blossoms. May Starbucks sila dito sa kaliwa ko. May Starbucks Coffee, may Banana Republic, may Sandbox VR, I don't know ano yan, Blossoms. Tapos Sephora. Maganda ngayon kasi wala pa masyadong tao, kaya kahit magbagal-bagal ako, okay lang. Walang nakasunod sa akin eh. Williams Sonoma. Tapos may Paul Martins. Hindi ko alam yung mga ano yan. Ah, American Grill pala yan. Yung Paul Martins. So ngayon, sa kabila, North Sailor Drive Shopping Center. Eh, kaso lang, hindi pwedeng dumiretso doon, ano? So ngayon, ang gagawin ko rito, kakanan ako, ano? Aywan ko kung pwede akong mag U-turn dyan. Subukan ko lang, ha? Mag-u-turn ako dito para mapasukan po yung kabila. Sana pwede. Ay, tika, hindi yata. Hindi pwedeng i-u-turn. May nakalagay yatang sign, no u-turn. Okay, so kakaliwan na lang ako. Doon ako mag-u-turn sa El Camino. El Camino na kasi ito eh. Yung mga building na yan dyan, bago yan, bagong gawa yan, yung building na yan na makikita nyo sa harap. Bagong gawa lang yan, kailan lang yan natapos eh. Kasi ilang beses akong dumadaan dito, under construction yan. Ngayon pa, tapos na pala eh. So nakikita ko rito may Ana Furniture sila. So siguro pwede akong mag-u-turn doon sa 30th Avenue. Kasi 31st Avenue ito eh, yung pinasukan ko. Kaya
Hopefully. Ang tagal ng light, ang tagal ng ano, stoplight. Ang tagal. Bakit ganon? Sunday, ano, Monday ngayon eh, Monday. Pero parang, I don't know, parang halos walang katao-tao pa eh. Alas 7:15 na ngayon ng umaga. Pero parang wala pang ano, parang tulog pa lahat ng tao. Monday. Dapat, ano itong Monday? Ano ba ngayon? O August 1 pala ngayon, ano? August 1. Kasi summer pa yata ngayon eh. Kaya wala pang schooling ngayon. Kaya siguro hindi pa matraffic. Kasi usually, ganitong oras, matraffic na yan. Tagal naman ng ilaw. Hindi lang kasi ako pwedeng, ano, ayun. Hindi, wala kasing U-turn eh. So, ngayon, kakaliwa ako dito sa El Camino at doon na lang ako maghanap sa siguro yung 38. Yun, yung kabila dito sa kaliwa ko. Sinihan nito eh. Yan, may Michael sila dito sa kanan. Tapos may meron silang bagong apartment siguro yan. Yan dito pwede akong mag ano, pwede akong mag U-turn dito. Yan nga ang problema ko dito sa ano. Maghahanap pa ako ng ibang gadgets na pwede kong iikot-ikot yung camera kahit naka nasa holder siya. Yung nabili ko hindi maganda eh. Hirap, ang hirap iikot yung camera. Pero mayroong mga ano, maraming gadgets na mga mamahalin lang pero maganda. Kasi pwede mong iikot-ikot talaga kung saan mo gusto. Hindi mo na kailangang hawakan. Mayroon siyang remote. Remote, i-remote mo lang siya. Kung gusto mong doon sa side view mo ilagay yung camera, pwede. I-remote mo lang. Tapos kung sa kabila, pwede. Yung ano ba, yun ang ano. Kasi hindi pa ako nag-research sa internet. Sa mostly sa Amazon yan eh. Halos lahat ng produkto sa Amazon kumpleto sila eh. Kaya eh siyempre, kaumpisa ko pa lang, hindi ko pa alam kung ano talaga mga gadgets na bibiliin ko. Baka mamaya bili ako ng bili ng mga gadgets tapos magsisisi lang ako. Mayroon pa palang mas maganda ang mga gadgets. Sayang lang. Kaya ngayon eh medyo nag-oobserbara lang ako kung alin ang mga gadgets para pang vlogging talaga. Bagay sa vlogging. So ngayon nagtsatsaga lang ako dito sa ano na to, sa holder na to. Kahit papano hindi na ako hirap mag-drive dahil pakiramdam ko safe na safe ako mag-drive dahil naka-station na yung camera ko eh. Yun nga lang, hindi niya ma-captured lahat. So ngayon pabalik ako doon sa Hillsdale Shopping Center para makuha ko yung ibang mga dapat kong makuna ng video. Yan, dito sa right side, ano to, sinihan ito. Sini Police ang pangalan ng sinihan nila rito. So, kakanan ako dito sa 31st Avenue. Diyan ang Hillsdale Shopping Center. Babasa naman yan siguro ninyo. Ayan. Hillsdale Shopping Center, papasok ako rito. Pero kakanan ako dito para makunan ko yung mga iba pang mayroon dito. Kasi bago ito eh. Ito bagong gawa ito, wala ito dati. So dinagdag nila. Kaya mayroong naka north side. Mayroon silang north side na ano. So pinstripes, I don't know kung ano yung pinstripe. Mayroon silang Lululemon sa right side ko. Tapos kasi yung right side na ito, Cinepolis eh. Luxury Cinemas. Yung sinabi ko kanina. So, wala na sila eh. Kasi parang parking, ano na pala ito. Parang parking lot. So, babalik na lang ako. Wala na pala akong makikita dito.
May nakalagay kasi nocturne on red. So antayin ko muna na mag ayun, pwede na. Yan, dito makikita na yung binanggit ko kaninang Lolo Lemon. Ayun ko kung nakita ninyo, nabasa yun. So ngayon, kakanan ako dito sa kakanan uli ako dito sa 31st Avenue. So 7:20 in the morning. So I still have 25 minutes. Eh, malapit lang yung pupuntahan ko eh. So okay lang. So Paul Martin's American Grill, nabanggit ko na yan no, kanina. So ngayon, so ang gagawin ko na lang siguro, didiretso na ako doon sa pipikapin ko kasi wala na ako. Mayroon silang may nakikita pa ako ditong mga pangalan. Ben Fast. Hindi ko alam kung ano yung mga tindahan na ito, mga bago ito eh. Ay nako, California Pizza Kitchen. Meron pala di sila din yung Pizza Kitchen Refuge. Hindi ko alam kung ano yung refuge na yan. So okay, so babalik na ako doon sa Hillsdale Boulevard para tuloy-tuloy na ako doon sa Glendora. Okay, sa ikot ko pa lang sa mga commercial center, naka 16 minutes na ako sa video ko. So tamang-tama lang ito pagdating ko doon sa destination ko. Wala pang siguro 25 minutes itong video na ito. So okay lang kasi karamihan sa mga video ko hindi ko pinapalampas ng 30 minutes. Pero yung iba nakalampas ng konti, 33, 32, okay lang siguro 'yon. Kasi ayun na nga eh, karamihan sa mga viewers, alam mo na, lalo na pag may mga busy sila, no, hindi sila makapagtagal sa pagpanood sa video mo. So putol-putol yung pagpapanood nila sa video. Pero kung very interesting na talagang para sa kanila, talagang kailangan nilang tapusin yung video, yun, tatapusin talaga nila. Pero kung hindi masyadong interesting para sa kanila yung content na ginawa mo, wala. 2 minuto, 1 minuto, yun lang siguro ang papanoorin nila. Tapos wala na, i-close na nila. Ganun yun eh. Kasi kahit ako, na-experience ko rin sa sarili ko pag nanonood ako. Ganun din na nararamdaman ko sa ano ko na pag na-bored ako, ay ba, boring naman itong ano niya, yung video niya. So hindi ko na tinutuloy. Okay, nandito na ako sa Hillsdale Boulevard. Tuloy-tuloy na ito hanggang doon sa Glendora. Daan-daan lang ako. Anyway, 25 miles per hour din ang speed limit dito. Kasi residential ito eh. Itong dinadaanan ko, residential. Dito ang mas madalang ano, sa mga alam mo, sa mga side street, dito madalas na nahuhuli ka sa traffic rules and regulations, sa violations mo. Kasi stricto sila dito sa side street. Pag anong limit, sa speed limit, kailangan sundin mo. Dahil pag hindi, ay nako, huli ka kaagad. Mas maganda pa nga sa freeway. Medyo tinotolerate pa nila yung overspeeding mo eh. Pero dito sa ano, side street, katulad nito, lalo na pag may mga eskwelahan, ay patay ka pag lumampas ka ng is kahit one lang, one beyond ka sa ano ba yung 1 mile, ano ba yun, paano nila binibilang yan, basta kung let's say 25, katulad niya no, 25 miles speed limit, so mag 26 ka, wala na, huli ka na, huhuliin ka na. Ganon sila ka stricto pag mga ganito, kasi nga dito delikado talaga sa ano dito, dahil hindi mo alam na biglang mga batang tumawid or hindi mo maano kasi dahil residential, kaya dapat talaga susundin mo yung speed limit. E ako naman nagustuhan ko rin ito kasi at least yung pagbi-video ko maganda, no, yung mga sign
mga street sign, mababasa kasi hindi masyadong mabagal. Ang problema lang kung may nakabuntot sa akin. Ngayon katulad nito, may nakabuntot sa akin. So medyo bibilisan ko ng konti. Dahil minsan nagre-reklamo din yung nasa likod. lalo na pag walang pakialam sa speed limit. Ay nako. Puputputan ka ng puputputan. Ang kagandahan lang sa dala kong mga vehicles, kasi nga may pangalan ng county, San Mateo County Transit, parang ano ba, may pangalan siya. So nirerespeto nila, kasi alam nila na yung para transit ay para sa mga handicap, mga elderlies, may mga medical conditions, mga ganun ba. So medyo nirerespeto nila kung mabagal kang tumakbo. Pero yung iba, naiinis, hindi nila mapigilan, talagang bubusinahan ka. Lalo na pag nagmamadali sila. Yan, medyo binilisan ko lang ng konti kasi may nakabuntot sa akin, dalawang sasakyan. Dito pala, may oras pa siguro. May oras pa ako. So mayroon din ditong commercial center Hillsdale din ito, part pa ng Hillsdale, pero Glendora na yata ito, ginagamit nilang pangalan ay Glendora. Makikita natin mamaya kung ano yung pangalan ng commercial center nila dito. Pero along Hillsdale Boulevard siya, kasi doon Hillsdale Shopping Center, ano? Pero ito Hillsdale din siya. Kaya lang nakalimutan ko anong pangalan ng commercial center nila dito. Ayan, malapit ko nang yung sinasabi kong commercial center. So papasukan ko yon dahil may oras pa ako . Dahil ano lang, dito na, nandito na actually yung pipikapin ko . Kahit 2 minutes before sa pick up time ko sa kanya, hindi pa ako malilate . Yan, yung nakikita nyong parang ano, ayun yung commercial center nila. So dito ako papasok. Papasukan ko ito para mapapakita ko sa inyo yung ano dito, yung isa pang mga commercial center nila. Ito may pangalan na. Laurelwood pala Shopping Center sa Hillsdale Boulevard, pero ang pangalan is Laurelwood. Aywan ko kung nakikita sa video. Kikita naman yata Laurelwood. Ayun. Tinitingnan ko yung camera ko . Parang nakita, nababasa naman. So ito na yon. So ngayon tingnan natin kung ano may ipakita ko. May ito, meron silang pizza's fine foods, ano, pero parang grocery yan . Grocery store, ano, parang kung pwede mong mag-grocery ka dyan, pwede dyan . Tapos meron silang ano pang mayroon sila? Mayroon silang Jamba Juice, Snap Fitness, ano ba yan? J&C Cleaners, mayroong Liquor and Tobacco, Simple Delights, mayroon silang Kitchen and Bath. So Laurelwood, you know, Laurelwood Shopping Center. So Sheer Design, Billion Nails, mayroon silang Round Table, may Subway sila, mayroon silang Rite Aid. Yung Rite Aid na yan, para ding super, hindi naman mas, aywan ko kung matawag yung supermarket. Tapos mayroon din silang Japanese restaurant. Ano pa ba yun doon? Binabasa ko na lang kasi medyo malayo sa camera. Tapos dito, Rare Tea. Meron silang Rarity, Golden One, Credit Union. May Credit Union sila. May Southwest Grill.
mayroon silang Nick, Nick the Greek. Hindi ko alam kung ano yan. Kainan din siguro yan. So, mayroon pa siguro dun sa kabila. Tingnan natin. Ano pa yung mayroon dun sa kabila? Tingnan ko sa kabila. Ha? May oras pa ako eh. 7:45. Magsi 7:30 pa lang. So, I still have 15 minutes na mag-ikot-ikot. Ayan ang kagandahan dito sa trabaho ko. Hindi ako pressured. Pero mo, yun ang sinasabi ko sa inyo, hitting two birds with one stone. Nag-enjoy na ako, swildado pa ako, tapos na-sideline ko pa yung pag-vlogging. Kaya saan ka makakita ng ganito? Wala kang gasto sa gasolina kasi hindi mo sariling sasakyan ang ginagamit mo. Oh, kasi later on, pag nag-retire ako, ay talagang laki ng gagastusin ko siguro sa gasolina. Pero may lahat ng lugar pupuntahan mo, hindi, siyempre gagastos ka ng gasolina talaga. Eh lalo na ngayon, napakamahal ng gasolina. Meron pala sila ditong Oakview Apartment. So mayroon silang apartment dyan. Okay. Ngayon, babalik na ako para makuna ko. Ah, mayroon palang daan doon. Doon na ako. Pero hindi ko maano yung, sige. So doon na lang pala ako kakaliwa dito. Kakaliwa ako dito para mapasukan ko yung, may mga tindahan pa nando doon eh. Ayan. Buti naman, meron pang ano pala. Ayan. So ngayon, ano ba bang mayroon dito? Eh, hindi ko makikita. Tika, dito ako dadaan para makita ko kung ano yung nandyan. So, actually, Bank of America. Pero gusto ko kasing makita sa video eh. So, mabuti naman na wala pang masyadong mga sasakyan na nakapark. So, pwede akong ikot-ikot kahit hindi ko sinusunod yung direksyon ng arrow. Para so, mayroon silang hair contour, may ano sila, State Farm, tapos yun nga, Bank of America doon sa kabila. Tapos mayroon silang cleaners, Blue Monarch Skin Studio, mayroon silang restaurant, Tua Yuen Restaurant, tapos mayroong at, ano ba yan, Math Nasium, Learning Center pala yan. Learning Center. Tapos ano pa yung isa ra? Ano yan? Jamboree. Silias Mexican Food. O, meron palang Mexican food dito. Ewan ko kung nakikita nyo sa video. Yan. So, yun. Wala na akong ibang maipakita. Ngayon, since may oras pa ako, 12 minutes, malapit ito sa Hillsdale College eh. San Mateo, ano bang tawag yan? San Mateo Community, CSM, Communities, kalimutan kong pangalan nun. So, aywan ko kung pupuntahan ko siya. Kasi nandito na yung pipick upin ko eh. Kaya, magpahinga na lang siguro ako para ma-review ko yung, I still have about 12 minutes, ano? So okay lang siguro kasi umuulan din eh. Okay, so tatapusin ko na lang siguro yung pagbibideo ko, kasi Glendora na yan eh, yung pagkaliwa ko, yung pinasukan ko kanina, Glendora na actually yon. So okay, maghanap na lang ako ng mahintuan ko ngayon after this. Or siguro papasok uli ako sa ano dito sa commercial center, kaya mas safe sa akin kung papasok uli ako. So papasok na lang uli ako dito para makapag-park ako ng maayos. Ayan dito. Kasi meron pa akong sabi ko nga kahit mga 2 minutes before the time, hindi pa ako late. Kasi nandito lang siya. Ito na yung Glendora eh. Yun ang
lugar niya. So balik na lang ako dito para mag-park ako at magtatapos na ako sa video na to. Okay, so iharap ko siya sa yung hindi naman masyadong obvious yung violation ko sa pag-park. Hindi, dito pwede, wala naman tao eh. Wala naman talaga pang nagpa-park eh dito. So, dito pala para makita ko yung pangalan ng Laurelwood Shopping Center. Yan. Okay, yan. So, dito ako hihinto. So, ngayon, so, may, naka 30 minutes din ako dito sa video na ito. O, sige, tatapusin ko na yung vlog ko. Again, maraming salamat sa inyong panunood. So, ulitin ko, please subscribe, like, and share to my channel para yun ang maitutulong nyo sa akin. Okay? So, sana masaya kayo sa Pilipinas at nasa mabuti kayong kalagayan para at least ngayon magkakaroon tayo ng sarili nating sa bansa natin na magiging successful naman yung bansa natin dahil sa tagal na ng panahon na pinahirapan ang bansa natin. Okay? So, dito na lang. God bless and bye. Thank you.